What's up mga kamamaw? What's up Bully World? This is Jeron Capilli and this is my first vlog. Before we start this video, isang malamamaw na intro naman dyan. Mga kamamaw, ang first vlog natin for today is all about question and answer portion, which is, isishare ko sa inyo kung paano ako nagkaroon ng American Bully at paano naisipan kong magkaroon ng isang American Bully. Panoorin nyo to. Actually, I'm a fan of dogs talaga. Ano talaga ang dog lover ako? Since nung bata ako, marami talaga kami naging aso. Usually mga ordinary dogs lang. And then, before ako pumunta dito sa Canada, meron akong aso, si Sasuke. Ano siya, Labrador siya. So talagang fan ako ng aso kasi number one, ang lalambing ng mga aso talaga. Number one talaga. Tsaka, kumbaga sa klase ng pagkakaibigan, hindi ka talaga iiwan. American Bully, kahit sa mo tingnan ang angulo po, sa lahat ng pagkakalala, para sa akin ha, napakaswag ng asong yun, maskulado, astig, tsaka in a way na sa temperament, makikita mo talaga, hindi mo sila masasabing mga salbayon, hindi, walang salbayon nga, nasa nag-aalala. Pero para sa akin ang American Bully, ano yan, gentle giant kung tawagin. Kaya masarap na kung kakumpanyo niya lalo sa pagkakas. Actually, sa kulay kasi mas pan ako ng ano eh. Kung ako masusunod at mga tricolor ang gusto ko, like light, lilac tri, blue tri, black tri, tsaka chocolate tri. Kasi hindi naman makikita basta-basta yan sa ibang klase ng aso. Kadalasan sa American Bully, mga ganong magagandang kulay. Yun ang nagustuhan ko. When it comes to the body type, gusto ko talaga yung extreme. Basta ako, kasi nag-gym ako eh. Nag-workout ako sa bahay, nag-exercise ako. Ang astig nung ano, makikita mo talaga yung shoulder nila. Misa nga makikita. Kasi sila, effortless. Lalo pag extreme ang nakuha mo, effortless. Patakboy mo lang, lalabas yung muscle. Looking good, champ. Yeah, buddy. Ganun sila kaganda. And then, sa size naman ng aso, gusto ko pocket talaga. Kasi binili ko yung pocket bully based on sa pwesto ko sa bahay na mas komportable yung aso ko sa ano, sa bahay. Kasi yung malalaki masyadong kakain talaga ng oras yan. Para paglaruin mo sila, patakabay mo sila sa labas. Yung pocket, limited ang ano eh. Kumbaga, bigyan mo na sila ng isang oras playing time sa labas. Everyday, napakalaki ba rin. And then, sinuwak ko siya based on my time kasi natatrabaho din ako. Yun ang inano ko, kaya ang ideal talagang aso ko is pocket bully. Actually, before kasi ako kumuha ng aso, nag-search din ako kasi nung nasilip yung American Bully talaga, pumasok sa akin, sabi ko, ganun pala siya kamahal. What? So parang, di mo i-expect na yung price niya is ganun. So ginawa ko, bago ko kumuha ng aso, nag-search ako, nagtingin-tingin din ako, aron sa Facebook, nagsilip-silip ako kasi yung mga breeder dito na malapit sa pwesto ko na mapapagkuhanan. Nag-try din ako sa Pinas. May nakausap ako dun sa Pinas na breeder, which is okay naman ang pag-uusap namin. Kaso nga lang, parang, nung panahon na yun is hindi kaya ng budget ko yung sa shipping pa lang talagang matindi na, malaki na. Parang dalawang aso na nga kukunin mo pag sinama mo pa yung shipping eh. So hindi natin kaya yung budget na ganun. Nag-decide ako na mag-search dito na malapit sa pwesto ko, which is nakakita naman ako. Parang drive lang. Isa-drive ko lang siya, hindi na siya kailangan ng shipping.
doon ko nakuha yung unang American Bully ko. Usually, madali na ngayon. Di na siya katulad dati. Sabi nga ng mga breeder na nakausap ko, nag-start sila from the scratch, from the experience. Doon sila natutunan paano alagaan yung American Bully. Ngayon, napaka very convenient na eh. All you need to do is like, magtingin ka lang sa YouTube. Makikita mo yung mabibigyan ka ng mga iba't ibang klaseng pamamaraan on how you taking care of your dogs. Usually, yung American Bullies. Ano bang mga dapat i-consider natin? Ano bang mga dapat gawin para sa lahat? At maibigay natin ng tama ang basic needs tsaka proper exercise sa mga American Bully. Okay, number one, matatawa ka dito. Number one, aralin niyo muna yung American Bully. Kasi number one na impresyo kasi. Huwag na huwag kang kakausap ng breeder nang wala kang kaalam-alam. Kasi ang sa sobrang pricey ng aso, tapos magugulat ka, magtatanong ka kung magkano American Bully. Alamin mo din yung federation ng aso. Which is, malalaman mo kung ang linyada man ang aso ngayon is mga grand champion. Nasa sa'yo naman yun. Kumbaga, ang sa akin, ang opinion ko lang to. Para sa akin, kanya-kanya tayong opinion, respeto tayo dyan. Number one rule yan sa pagiging American Bully, respeto. Yun ang masasabi ko na doon tayo makakagather na maraming kaibigan. At syempre, magkakaroon tayo mga kaibigan, mga, lalo na yung mga breeder, na mga medyo, sabihin natin, medyo angat. Maging ano ka lang, humble, stay humble, ganun lang yan. Kaya nga parang sabi nga, may kasabihan ako, spread love, no hate. Iyon ang masasabi ko, number one, kung mag-start kang kumuha ng American Bully, i-check mo yung price. And then, aralin mo kung anong meron doon sa American Bully para kung kumausap ka ng breeder, makaka-relate ka in a way na pag nag-explain sa'yo yung breeder, may idea ka. Right. Kasi nga, ni-research mo muna siya. Bago ka kumontak ng American Bully Breeder. Iyon lang ang mapapayo ko sa una sa inyo. Trivia muna tayo mga kamamaw. Kilala niyo ba si Sir Bark? Tama mga kamamaw, si Sir Bark ay isa sa mga grand champion ng ABKC Show International. Which is, ang personal handler niya is si Hannah Aba na isang Pinay. Nakaka-proud, di ba? Oh my God! Wow! Nag-enjoy ba kayo mga kamamaw? Sir, yes sir! Nice! Sa next vlog ko, ipapakilala ko sa inyo ang muka ng HL Bullies. Right! Papakilala ko sa inyo ang mga American Bullies natin. Please like, share, and subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you on my next vlog.